Silex Tarlac. Papunta tayo ngayon dito sa may Kabanatuan. Dito ako dadaan. May bibilhin ako na TSMP na Stage 1 pipe. Regalo sa akin kasi ito ni OBR kasi kaka-birthday ko lang nitong nakaraan. Itong TSMP meron naman ito sa Shopee pero naisip ko na dito na lang ako bumili para pwede ko siyang matest dito sa Silex mamaya pagka nakabit ko na yung pipe. Ang goal ko talaga kaya ako magpapalit ng pipe is para mas smooth yung pakiramdam ng makina. Kasi nga naka high RPM setup ako ngayon sa CBT ko, ECU Tech na pulley, 16 grams na bola, 1200 RPM na center spring, tapos 1000 RPM clutch springs. Syempre kapag mas high RPM yung setup mo, mas mag-introduce siya ng vibration sa engine. Kaya yun yung gusto kong ma-eliminate or mas smoothen out yung vibration sa engine. Kumbaga parang mas magaan yung andar niya pagka nagpalit ka ng pipe. Kasi yun yung naranasan ko kay Honda Beat at kay Honda Click nung before and after ako mag power pipe sa kanila. So yung bibiling ko din pala ngayon is silent killer siya, so tahimik lang siya. Kumbaga mas malakas lang siya ng konti sa stock. Unlike yung gamit ko kay Beat at Click na JVT version 3 tsaka yung Replica Pro, mas maingay yun. Kapag din kasi naka-pipe guys, mas makakahinga yung makina syempre. Parang pigil kasi talaga kapag stock. Yan, bihay muna ako pupunta ron, tapos balikan ko kayo. Dito tayo sa may Kabanatuan. Ito yung shop ni J-Speed Performance Parts. Bro, salamat po, salamat. Pupunta tayo dito sa Kabanatuan. Yan, yung pipe pala na-install na namin. Soundcheck naman natin. Ito, pakita ko. Bro, thank you bro. Sige. Yung tunog niya mas parang stock siya na mas bassy ng konti. Ganda pala ng tunog nito. Hindi mo siya ma-appreciate siguro sa ano, pag sa headset lang. Sa personal siguro, mas maganda yung tunog mo. So, or mas ma-appreciate man tunog. Bago natin siya testingin ng high speed doon sa Silex. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga adjustments na ginawa ko. Syempre, closer look na rin doon sa pipe. Adjustments meaning para may fit ko siya dito sa ADV 160. Kasi nga ito ay pang PCX 160 na TSMP Stage 1 Silent Killer. Ito na yung TSMP Stage 1 Silent Killer natin. Pang PCX 160 talaga to, pero fit naman siya sa ADV. Gagawa mo lang talaga siya ng paraan para mag-fit siya. Slip-on type siya, meaning nakahiwala yung elbow tsaka yung canister. Susot yan dito. Tapos meron siyang spring na pang-lock niya dito. Dalawang spring. Napansin ko meron siyang play ng side to side na ganito. Maganda siguro kung lalagyan to nung gasket maker. Yung Pioneer na brand, yung pang high temp. Siguro bili ako nun para sigurado lang na walang air leaks na makakalabas dito sa dugsungan na to. Yung heat guard naman niya, meron lang siyang dalawang parang rubber bushing. Pero kahapon kasi nang ginamit ko, nalaglag yung isang tornilyo. Buti meron pa akong extra na pang JVT version 3. Same lang naman sila ng size. Ngayon, naisip kong gawin is, lalagyan ko siya ng washer dito na stainless. Tapos susot ko siya dito. Tapos yung kabilang side, bushing, tapos washer ulit. Ngayon, wala na akong extra stainless washer. Kaya ito na lang, copper washer. Para lang mas maganda yung pagkakaipit niya, para hindi luluwag. Tapos ito torque ko na lang din, kahit mga 9 Newton meter siguro of torque. Para siguradong hindi matakakalas or matatanggal. Ganyan naman ang itsura niya kapag hindi nakakabit yung heat guard. Yung size niya pala kasing size lang siya ng JVT version 3, yung canister. Magkasing haba lang. Pero pang Honda Click kasi yung gamit ko. Ewan ko lang yung sa pang PCX kung mas malaki yun. Tapos pansin ko dito makapal yung TIG weld niya na nakaumbok dito. Tapos parang machine yung ginamit. Kabit ko naman itong heat guard. Yung bushing, tapos stainless washer. Pasok natin dito. Tapos bushing ulit. Tapos copper washer or stainless washer kung meron kayo. Antayt lang muna. Hop. Yung weld naman ng mga bracket niya maganda. Pulida. Para machine din ang ginamit nila sa pag-weld. Tapos yung sa adjustments na sinasabi ko, dahil nga pang PCX 160 to, pinabago ko yung bracket niya sa ilalim. Itong dalawa. Magkaiba kasi ng swing arm yung PCX 160 at ADV 160. Kaya itong dalawang tornilyohan na to, hindi siya sakto pag ilalagay mo siya sa ADV 160. Kaya kailangan mo siyang ipabago. Kumbaga itong ibabaw lang yung sasakto sa kanya.
Ngayon itong isang bolt na to sa ilalim, tinanggal naman yung parang built-in washer niya dito. Kasi umiipit siya dito. Yung kasing position niya is ito yung sakto, unless ipapabend mo tong elbow para umangat siya na gano'n ng konti, para medyo magka-space dito. May ipapare-bracket mo. Pero yun nga, ito na lang yung ginawa namin. Okay naman siya, kaso hindi ko lang siya matotorque kasi hindi kasya yung socket core unless bumili ako nung socket na mas manipis yung sakto dito. Palyabi na lang panghihigpit natin dito mamaya. Ito namang oxygen sensor niya, saktong-sakto yung size, 17mm pala to. Tapos yung position niya is medyo nakausod siya dito. Yung stock kasi ito. Parang banda dito yung kabitan ng auto sensor. So, kailangan mong i-adjust yung mismong saksakan nito. Ang ginawa ko naman, mamaya papakita ko rin, nilagyan ko ng bracket na extra. Tapos, parang ibinaba ko yung position ng bracket ng kabitan ng socket ng auto sensor. Ngayon, saktong-sakto na siya. Sobra pa siya. Ilahin nyo lang ng konti pababa dun sa may harness. Tapos, ma-adjust naman yan. Kayang-kaya naman siyang i-reposition na nakakabit pa rin yung bracket niya. Sinukat ko na rin pala ito kanina ng caliper. Yung stock tsaka yung TSMP. Yung elbow niya is, stock is 23mm. Itong TSMP is 26.5mm. Yung tip naman, or yung dulo, ito. 20mm yung sa stock. 26.5mm naman yung sa TSMP. Konti lang din halos yung difference niya nung inilaki ng tubo niya. Yung timbang naman, mabigat yung stock talaga. Yung TSMP may kabigatan din pero hindi siya kasing bigat ng stock. Ito mabigat talaga eh. Ngayon ito palang TSMP is divider type siya. Para din siyang stock pero parang isa lang yung division niya. Kaya kung nakikita nyo yun, yung dalawang butas na yun. Para siyang may pader tapos mayroong dalawang butas. Yun yung division niya. Wala siyang screen, wala siyang fiber. Siyempre kasi nga divider type siya parang sa stock. Kaya din mahina yung tunog nito. Kaya silent killer siya. Yung mga screen type kasi pagka sinilip mong ganyan yan, tagusan yan doon. Makikita mo. Yung stage 2 ang alam ko is free flow siya na may screen tsaka merong fiber. Mas malakas yung tunog nun. Pero wala nun na pang PCX eh. Stage 1 lang ang pang PCX. Kabit naman natin sa motor. Unahin natin kabit lagi yung elbow. Para siguradong walang singaw doon. Side stand natin tapos tagilid yung motor habang naka-center stand. Para mas may access tayo. Yung elbow pala niya is stainless din siya. So hindi siya kinakalawang. Huwag niyong kalimutan yung gasket from stock. Ito. Tapos yung dalawang nut niya na 10mm. Hand tight lang muna. Tapos i-torque natin siya ng 29 Nm. Alternate yung paghigpit natin hanggang sa makuha natin yung torque value niya. 10mm yung socket. Newton meters. Nabit na natin yung dalawang nut ng elbow, naka-torque. Nakabit naman natin tong auto sensor. Ito yung bracket natin. Nakababa siya, naka-extend. Kasi ito yung auto sensor na socket. Sasak lang natin dito. Nai-play pa siya. Tapos nakabit pa rin siya dun sa bracket kasi nga in-extend ko lang siya. Kabit naman natin tong canister na naka-re-bracket. Sakto na yan dito sa kabitan. Suot natin dito. Mas maganda nga to kung lalagyan nyo ng gasket maker. Kasi may gap siya na ganun eh. Pero try natin mamaya kung may singaw. Muffler bolts. Ito dito sa kabila. Tapos yung isa na tinabas namin ito. Built-in washer. Hand tight lang muna natin. Sabit na. Gamit tayo ng liyabe na 14mm. Torque naman natin siya ng 49 Newton meters. 14mm sa akin. 49. Ito, tatansyahin ko na lang muna kasi hindi talaga kasya ito eh. Magagasgasan yung pipe. Or bibili ako ng mas manipis na 14mm para makapasok dito, para may torque. Yeah! Okay na 9 Newton meters naman dito sa mga bolts ng heat guard. Parang masyado siyang ihigpit. Gawin na lang natin 7. Ayaw niya rin. Yan, lowest natin, 5 Newton meters. Ah,
Ayaw talaga. Hindi natin siya ma-torque kasi may mga rubber bushing. So siguro, tansyahin nyo na lang kung gaano kahigpit. Kung tingin nyo mahigpit na masyado, okay na yun. So make sure lang na hindi siya makakalas. Or mas maganda lagyan nyo ng tread locker or kahit yung ano, mighty band para lang hindi siya makakalas pagka maandar na due to vibration. Double check lang tong sa nut sa elbow. Hindi mo nagbago. Okay pa rin. Auto sensor, double check ko din, 17mm. Para lang sigurado na walang kalas. Sagad na higpit niya. Kabit naman natin tong dalawang spring. Meron ako actually yung puller gas, so parang malaki siya masyado. So ang ginawa ko na lang, naggawa ko na itong wire. Put ko lang siya dito, tapos ito yung pangihila ko dito. Bali dito siya, ayan. Parang nakahook. Tapos hilahin lang natin, pashootin natin siya dito sa kabilang side. Shoot. Kabilang side din, hila. Tapos shoot. Bago natin siya i-start, dapat reset muna natin yung ECU. Kaso sa ADV, wala siyang manual reset. Ang ginawa ko doon, nung install ko yun sa shop, kinanag-disconnect ko na lang yung battery. Although, hindi ako sigurado kung mare-reset ba yun. Kapag ganung way yung ginawa, mas maganda kung ipapareset nyo mismo sa pinagbilan nyo. Bawa, meron silang diagnostic tool. Si Ibit kasi tsaka si Click, nung nagpalit ako ng pipe, na-reset ko silang dalawa kasi meron nga silang manual reset. Unlike ADV na auto-tune yung ECU niya. Walang manual reset. Kapag okay na, na-reset na, pwede na i-start yung motor. Tapos check natin kung may singaw. Para malaman natin kung may singaw siya, tatakpan lang natin to kung butas. Tapos dapat mamamatay. Parang ihigop. Tapos mamamatay siya. Pagka hindi siya namatay, ibig sabihin may singaw. Kung saan mang part. Takpan natin ng chinelas. Yan, wala siyang singaw. Pag halimbawa tinakpan niya tapos hindi siya namamatay, double check niyo yung sa ilalim, make sure na nakalagay yung gasket, tapos dapat tama yung torque niya, tama yung higpit. Tapos pwede niyo rin pakiramdaman kung saan ba yung sumisingaw na hangin. Pag wala doon, bawa dito yung singaw, lagyan niyo ng gasket maker, pwede naman yan. Or pwede niyo if a full weld na, para sigurado. Pero ako siguro lagyan ko na rin ng gasket maker to. Mas maganda yung seal niya, para din hindi siya papasukin ng tubig. Yan, okay na yung TSMP pipe natin, balik naman tayo sa first impression ko dito. Try na natin siya sa high speed naman. Yung tunog niya mas dinig ko ngayon eh. Pag napansin ko pag binibirit, mas lumakas talaga yung tunog niya ng konti sa stock. Tapos sa top speed naman, depende sa lakas ng hangin yan. Itatry lang natin siya yung top speed. Kapag naramdaman ko na hindi salubong yung hangin, baka hindi ko na rin yukahan or konting yuko lang. Lakas ng hangin, salubong ang hangin dito. Ramdam na ramdam ko. Malakas talaga hangin ngayon kasi meron yatang habagat. Kalalabas lang nung malakas na bagyo eh. Kung ikukumpara ko noong stock pa lang, mas dinig ko na siya ngayon yung tunog niya kapag tumatakbo ng 110 pataas. Pero kung ikukumpara ko naman siya sa JVT version 3 ni Click tsaka dun sa Replica Pro ni Beat, yun talaga dinig na dinig ang tunog nun kapag naka full throttle pag 100 plus ang takbo. Ito parang stock lang na medyo mas malakas lang talaga siya ng konti. Pero mas smooth yung pakiramdam ko sa makina niya ngayon. Parang hindi na siya pigil. Dati kasi nung stock, parang medyo yung pakiramdam ko ha, parang pigil yung takbo niya. Lalo pag mabilis na yung takbo mo, parang nasasakal siya. Yun din kasi talaga ang reason ko kaya nagpalit ako ng pipe para mas maging smooth nga yung takbo ng makina. Tapos syempre para mas hindi siya ganong mapigilan yung power, kumbaga may lalabas niya nang mas maayos ngayon. Na konti lang kasi ito ano lang to eh, silent killer. Kapag kaya mga open talaga na yung mga straight pipe, ito kasi is divider type pero parang isa lang yung division niya. Hindi kagaya sa stock na maraming division. Yung mga screen type kasi yun yung mga open siya, kumbaga tagusan, free flowing. Yun yung mga malalakas dumulo talaga. Pero kailangan mong ito no, tapos syempre iparimap mo na rin para mas may labas yung power kumbaga. Mas dinig ko yung hiyaw niya ngayon eh. Sa high speed mas malakas siya umiyaw. Lakas ng hangin sa lubong. Bako siya sa 120 oh. 9,000 RPM lang. Kapag ito pala dumudulo na, aabot siya ng 10,000 RPM. Testing pa tayo ng isang ikot dito. Baka itong pakabila, yung pabalik, baka din at sa lubong hangin. Try lang natin ha. Para makita natin kung ilan ang top speed niya kapag nag 10,000 RPM. Parang slightly sa lubong lang yung hangin dito. Hindi sobrang sa lubong. Timing lang ulit tayo na maluwag. Actually, malakas pa rin yung hangin talaga, ramdam ko. Baka hindi natin mapapos agad ng 10,000 RPM. Na ito, baka walang hangin dito sa tulay. Malakas pa rin.
natin yung dudulo. Yan, 9,000 RPM na. Ayaw. Ayaw mag 10,000. Mission failed tayo na mapalabas yung top speed niya sa 10,000 RPM. Pero siguro itotono ko na lang ito sa bola. Feeling ko gusto nito mas magaan pa na bola. Parang medyo nakukulangan din ako sa RPM. Bali ang hahanapin ko lang sa kanya is yung pinakamagandang alis na hindi gaanong delay yung piga. Tapos sa dulo naman siguro matetesting ko na lang to dun sa New Clark City. Meron din akong napagsusubukan ng top speed na mahaba na patag, tapos meron ding mahaba na slight downhill. Yung dulo nito kaya natin palabasin yon basta hindi ganong malakas ang hangin. Yung mapaabot natin siya ng 10,000 RPM. Kita nyo kanina nagli-limit na eh. Sa lubong na kasi yung hangin. Kumbaga hindi na siya maka-RPM pa. May improvement siya talaga ang aramdaman mo. Ramdam mo na hindi na pigil yung makina. Yun nga lang, makukuha mo lang talaga yung dulo kapag hindi malakas ang hangin. Pagka napas agad mo yung RPM ng motor mo. Nagpalit na ako ng bola. So from 16 grams, ginawa ko siyang 15 grams. Napansin ko kasi nung kagabi din, nung angkas ko si OBR. Kapag yung pipigayin ko siya ng malakas, yung pagka from cruising, tapos overtake ako. Yung ganyan. Parang nasa 6,000 RPM lang. Dati kasi yung preference ko or yung sa set ko is 6,500 RPM. Yung piga na todo nung kapag gusto mong umovertake from cruising. Ngayon itatry natin dito sa may New Clark City. Kunin natin doon yung 10,000 RPM kung makukuha. Actually feeling ko kaya namang kunin yun doon kasi meron doon slight downhill. May part doon na slight downhill. Tapos mahaba siya kaya makukuha talaga natin yung 10,000 RPM. Or mapapa 10,000 RPM natin ito. Tapos after ng slight downhill na yon, meron naman doon mahabang patag. Tapos try din natin doon. Pero yun doon sa patag, magdidepende sa lakas ng hangin kung sa lubong ba. Kung hindi sa lubong, makukuha din natin yon 10,000 RPM. Basta ang goal natin today is, mapa 10,000 RPM natin siya. Tapos makita natin kung ilan yung speed niya at 10,000 RPM. Game? Thousand RPM na. Wala pa, 9,750. 131 at 9,750 RPM. Ikot pa tayo ng isa. Tapos try ulit natin. Di natin nakuha yung sapatag eh. Madami sasakyan. Stack up sa 9,750 RPM. Ayaw talaga niya mag 10,000 ano. Patag naman. RPM. RPM. Yun yung nakuha nating result sa pag-try natin dito sa New Clark City. Although hindi natin siya napaabot ng 10,000 RPM hanggang ano lang siya talaga, 9,750. At least nakita na natin yung speed niya sa ganung RPM.
Actually, pwede ko pang gaanan yung bola nito para umabot siya ng 10,000 RPM. Feeling ka baka sa tune na rin ng CVT yon, kaya ayaw na siyang umangat ng 10,000 RPM. Nag-stuck na siya eh. Pero saka ko na lang siya tunuhin, okay na to sa akin ngayon. Siguro pagka nagparemap ako, mag-adjust ulit ako. Tapos try ko ulit dito kung maabot na niya yung 10,000 RPM. Pero yun, naka 131 yata yung pinakamataas. Tapos dito sa may patag parang 128 tata, no? Check na lang din sa video pagka-uwi. So far, okay na okay ang performance nitong TSMP Stage 1 na silent killer natin. Smooth yung andar niya, smooth yung pakaramdam ko sa makina. Tapos maganda yung response ng throttle. Although, syempre, kailangan mo talaga yung itono. Mas maganda kasi yung itotono mo, dapat nakapanggilid ka rin pala para mas mailabas mo yung power ng pipe. Ito para sa akin lang ha, pero pag nag-pipe kayo, nagbalit kayo ng pipe, mas okay kung iparemap nyo para makorek yung AFR, tapos mailabas din yung power. Although pwede ka namang magpalit ng injector, pero trial and error yun, kumbaga mas convenient lang talaga kapag pinaremap mo na. Itong CADV, nakaremap to ngayon sa stock pipe, pero ang sabi nga sa akin ni Marco, pwede naman daw yun sa current mapping ko, yung ilalagay kong pipe. Depende kasi sa pipe yan. Pagka yung mga open na pipe, yung mga straight, hindi ubra yung wapping, kailangan mo talagang baguhin. Ngayon sa schedule niya, pagpunta niya rito sa 3 yata, i-adjust na raw ng konti yung mapping ko para mas mag-fit lalo dito sa pipe na kinabit ko. Syempre, i-test ride niya yun doon, street tune, para makuha niya yung pinakamagandang takbo sa pakiramdam niya. So ang bili ko pala dito sa pipe na to is 4,900. Pero ngayon, depende ngayon sa seller na pagbibilan nyo. Sa Shopee, yung pinakamura na nakita ko is 5,399, yung pang PCX160 na TSMP Stage 1. Mas mahal nga talaga siya Shopee kasi malaki yata yung patong na ni Shopee or yung kaltas niya, kaya yung mga seller tinataasan na nila yung presyo. Pero lagay ko yung link nun sa description, TSMP pipe na pang PCX160. Yan, last look sa TSMP Stage 1 pipe natin. Hindi naman lumuwag yung tornilyo, so okay yung pagkakatornilyo natin, hindi na siya natanggal. Ito yung ginamit kong pang GPS, HSTC off, last sound check. Okay na okay yung tulog niya, no? Parang stuck lang siya na malakas ng konti, tapos parang mas bassy siya. Tunuhin ko na lang din yung panggilid pa para mapabot natin siya ng 10,000 RPM. The ever elusive 10,000 RPM.